Yan guys, may Toyota Avanza tayo, 2016, dual VVT-i. Wala daw check engine pero low power. Ito ang i-check natin ngayon. Napalit ako ng ignition coil. Ilan ang coil napalitan mo, sir? Apat. Ayan o. Oh. Apat, may mga record ka pa. Oo, oh, nire-record ko lahat ng ano. Clutch lining. Mm. Kahapon lang, nagpalit kahapon. Ka na. Kahapon. Pati yung flywheel. Pati yung flywheel? Flywheel kasi nakatatlong replace na ako eh. Hindi naman doon ang problema kasi pag nire-rep mo. Pero bago ko siya i-randalin ito, hindi kasi kumalas yung nawalan talaga ako ng hatak kasi yung release bearing ko naputol yung spring. Ayos. Hindi na maipunap. Nasira nga yung well housing yun. Nagkaroon ng kain. Ayan o. Oh. Nakapukod na yan o. Oh. Yun nga, ganyan. Wala. Sagat na yung accelerator ko, RP mo, hirap sa press. Kaya nga eh. Hindi naman siya hard starting. Hindi. One click naman. One click. Fuel filter 2021, nagpalit ako. 22. Ano? Hindi na yan. Hindi nga. Hinginig pa. Walang check engine eh. Dapat babalik ako dun sa pinagpagawa ko. Sabi ko hindi transmission to. Kaya, na ako diretso eh. Ayan mo talaga transmission to. Ayan si sir. Saan ka pa galing sir? San Mateo sir? San Mateo or saan? Pero galing ko lang din ang antipono. Nagpagawa, pababa ako ng transmission. Okay. Laki ng ginastos ko. Walang 30. 30? Isang pyesa ko, 21. Madali ah, yung labor ko sa kanya, 7,800. Okay yan. Agok to, agok. So, sir, i-check ko lang muna yung coil mo ha. Iikutin natin yan. Sige. Supply ng kuryente, supply ng gas. Mm. Yan lang naman yan, bakit naglo-low power. Pero ko bago ko galawin yun, i-scan ko muna to. Okay? Kung ano makikita natin sa scan mga boss. So, bago tayo gumalaw, scanning muna. Tama na natin to ng ano. Wala, hagup. Hirap sa 4,000. Minsan hindi nakaka-tres. Chen so, nga lang ang ano niya, sagad na daw yun eh. Wala, walang, hindi nga nakakaabot ng chen. Sa patag yan yun. Patag yun. Kaya atin wala. Patag pa yun ha. Kaya lang babakan ng transmission ito. Ano si Chen taon? Kalahati lang ako. Basta ako lagi ko nagpapalit. Ngayon taon na ito, dalawa. January, tsaka ngayon. Kasi nga, hindi nga kasi nasira, naputol yung sludge, yung spring ng release bearing. Nawala ako ng hatak lalo. 80 na nga lang tinatag ko, lalo pa akong din nakaahon. Ngayon nga, binuksan, sira nga yung ano, putol yung ano, hindi niya na maitula. Kasi nga, ang naging si, ang ano siguro niya, na puwersa kasi, nung noong January, so nakatatlong repace na ako. So nung sinalpak, sumasayad na. Yung ano sa pressure plate, yung cord, pinabawi nila. Pinrinder yung ano, yung cord. Pinrinder yung cord, tapos nilagyan ng washer para pumantay. Yun. Siguro, napuwersa yung release bearing. Naputol yung spring, kumalas. Daig mo kaya nung dito, no? Panay ang baba. Kaya ginawa ko, hindi ko dapat na ano kung hindi ako makaahon. Yun na, naisip ako, baka sa kahoy, flywheel. Order na ako ng mga pyesa. Namutang nga ako yung 30 sa kapitbahay ko. Tutong sabi ko, kubuha mo lang. Pinanggagrabo ko, sir? Ginawa ko eh. Andiyan yung flywheel mo? Ayan na naman, may fault code ka na naman. Maganda pa yung release bearing ko, kaya lang. No, kaagad. Ay. Ayan, makikita natin yan. Ayan, na-scan na nga natin tong kanyang Avanza, pero ang lumalabas naman na fault code sa kanya, EPS
stoplight switch, tsaka ABS. So kaya pala lumabas to mga boss nung in-interview ko si Sir dito, ay humina pala yung kanyang battery o nagkaroon ng low battery yung kanyang Toyota Avanza. Siyempre, natural to, lalabas kaagad sa ating scanner yung EPS tsaka EBS tsaka yung stoplight switch. So ito, i-erase lang natin to kasi hindi naman to ang dahilan kung bakit nag-low power siya. Hindi to kasama doon sa low power itong mga fault code na nilalabas niya ngayon. So sabi ko kay Sir, i-actual ano natin, manual troubleshoot yung kanyang sasakyan. Okay, normal na siya lahat. So na-reset naman natin Sir, no? Hindi naman bumalik yung mga code kanina. So ang tatargetin natin dito, fuel pump. Fuel pump. Ay bababa natin yung tanke nito. Testing natin ang actual kung gaano kalakas yung supply ng pump mo. Kasi talagang ano kayo, agok eh. Agok. Kasi kung mga dapat papalo pa yun. Oo. Oh, wala oh. Ayun nga, nawawala nga ako ng supply. Wala. So yung gagawin natin, baba muna tayo tangke. Titingnan natin yung ano ng pump mo. Gaano kalakas, no? Mahina masyado to. Dito, nag-check pa rin kami ng ignition coil kahit alam namin na bagong palit yung coil niya kasi ang pinalitan niya, tatlong original, isang replacement. So yung replacement ay nilagay niya sa number 1. So i-check natin yung kuryente mga sir. Para mahina. Madalang pati. Dapat yan. Tak. Dapat gaganon yan. Iba. Hina, no? Malakas pero ang dalang ng buga. Pagmasdan nyo yung buga ng coil number 2, sobrang maganda po yung kuryente. Dapat ganyan. Kaya ako nung nagpalit nun, kasi yung mga goma yan, putok-putok na. Wala nang mabili. Walang mabiling goma. Kaya napilitan ako bumili isang set. Dapat ganyan ang kuryente. Yan. Taka. Diba sa pinagyar may isa dito na ano? Ha? Ito yun sir, may mga pirma pa yung ano. Pinirmahan ng binilang ko eh. Kasi original eh. Para alam nila kung pag binalik eh, pag may diferensya eh. Yan, ganyan ang kuryente dapat. Tuloy-tuloy. Walang, yun sa'yo, dalang nun eh. Tak. Yung una. Oo. Kasi eh, yun hindi original. Tak. Japan yun eh. Ah, ito yung sinasabi mo? Oo. Eto, di ba? Tuloy-tuloy yung... Dos. Eh, may mga pirma nila yan, no? May ano nang sign pin nila yan eh. Yan. Pinirmahan nila para di sila maloko. Ayan, tapos na tayo sa 1 and 2 and 3 na coil. So, number 4 naman tayo. Ang mahina pong ignition coil, yung replacement, yung number 1. So, number 4 na tayo ngayon. Okay lang eh, nakalagay. Ready back, hindi. 6, 20, yan, 22. Ganyan dapat ang kuryente. Kaya niyang lumabas kahit ipatong ko yung tester sa labi. Tapos, ganyan dapat ang kuryente, hindi pa putol-putol. Yung una ko talaga yung patay mo sir, pagpapalitin ko yung number 1 sa number 4. Patay mo muna. O dito na lang kayo ilagay. Ito. No? Kasi baka mahirapan ka.
Ah, mahirapan ka bubunutin. Ito, adjust. Tatanggal ko. Sabit lang. Para may tula kaya. Yung number 2, number 1 na lang, i-switch mo. Ano nga magdabit ng central lang? Electrical yun? Kali. Central lang. Tudulo, panungkit. Konti lang. Ya. Yeah. Switch mo lang. Palitin mo yung... So, para makasigurado tayong coil talaga ang sira, yung number 1, ililipat natin sa number 2 para malaman natin kung yung supply ba ng coil ang may problema o ignition coil talaga. So, dito natin malalaman, mga boss. Sila ang may problema, connection. So, ikukumpara natin. Start ulit tayo doon. Testing natin yung number 1 na galing sa number 2. Okay, number 1, ganun mo doon. Oh, lakas, di ba? Kahit i-switch mo siya, hindi ibig sabihin hindi wiring ang problema. Yan naman yung coil na galing sa number 1 na replacement na mahina. So, tingnan nyo mga boss. Wala. Galang pa. Tak. Wala. Ito kailangan palitan. O, papalitan mo to doon. Yung isang ignition coil mo, tapos check natin yung supply ng gasolina. Yun lang naman. Patay mo na. Kaso ang problema niya, mga ganito abansa, baba tangke. Baba ang tangke. Wala kasing dinudukot to eh. Wala. Kasi nga, fuel filter nito nasa labas din eh. Oo, oh, sa labas. Yung lata. Yung lata. Okay, idol. Yun naman ang gagawin natin. Okay. May i-case naman na yan. Tinandaan ko na yan. Yan na nga ang inuna namin. Coil, tsaka yung supply ng gas, fuel pump. So, para matesting natin. Mahirap talaga pagka wala tayong trouble code sa scanner na pagbabasihan, mga boss. Yan, manual check. Manual troubleshoot talaga ang gagawin natin. Ito, binaba na namin yung tanke. Pag mga gayitong Avanza, mga boss, kailangan nyo talagang magbaba ng tanke pagka nagpalit kayo ng fuel strainer o di kaya fuel pump. So wala po siyang access na pagdudukutan doon sa kanyang sa likod ng upuan. Hindi kagaya ng mga Bios, Honda, meron pong tanggalan doon sa ilalim ng upuan. Itong mga gayetong Avanza, talagang baba po ang tanke pag nagpalit kayo ng fuel pump. Dumi. Ayan, nahugot na nga natin yung fuel pump. Kung mapapansin nyo, sobrang itim na po ng kanyang fuel strainer. Ito muna, idol. Baka makunti yung luto. Press mo to. Tapos tulak mo po yun. Ayan. Lagay mo sa safety yan. Dumi ng strainer. Maitom. Pigaan doon lang. Gago ha. Loko mo kami ha. Yan. Pagalo natin yung ano. Testing natin to. Malakas ba ito? Kaya ba testing ba? Tanggalin ko ito. Baka ano naman, balding. Balding?
kalawit ng mga wiring. Wala na to. Wala. Kaabang lang yan. Okay, kabalik na lang yan, bro. Doon mo papaguhin dito, Mira. Doon ka bang? Saw-saw mo na dito. Mahina to. Mahina yan. Mahina yan, idol. Mahina yan. Dapat abot yan doon. Oh, hindi na makaabot doon sa maste. Parang ihina lang eh. Wala ng pressure eh. Wala ng pressure, mahina yan, idol. Alright. Yan ang actual check. Tapos ito, alam mo, nag-trigger niyan. Ito, barado. Kaya repair siya. Kita mo na itsura ng strainer mo. Ibababa yan, wala. Ilan ang mileage nito? 478. 8 ang mileage. Ito daw, tago mo to, napaka ano yan, importante. Ayan na, boss, tago ko para sa fuel pump. Testing muna natin. Testing muna natin bago natin i-yan. At ayan na nga yung brand new natin na fuel pump. Nagpalit na rin tayo kasi mahina talaga yung fuel pump ni boss. So pagkumparahin natin doon sa luma niya at itong brand new na ititesting natin ngayon, mga boss. At yung ignition coil naman niya na may sira na number 1, meron daw siyang mga pinagpalitan na apat. Eh buo naman daw, malalakas sa kuryente, sira lang yung pinaka goma doon o pinaka tip doon sa dulo ng ignition coil. So mamimili lang po tayo doon para hindi na gumastos ng malaki si sir para magpalit ng brand new ignition coil. Yun, op. Kita mo yung lakas na yun? Yung isa pa. Yun. Abot doon. Yun sa'yo parang ihi. Pandyan lang. Sakto yun eh. Ano? Tapos ride na si sir? Oo. Yun na yung warita? Ganun lang yung... Ito yung lumang fuel pump niya, mga boss. Mahal pala ng original itong fuel filter na to.
sa tubig. Yan mga boss, wala kasi siyang ano eh. Walang access na dukutan doon sa taas. Saradong sarado po pag nagpalit tayo ng mga fuel pump. Walang budget si boss sa filter pa, pero kapapalit lang din daw niya nito. So linisin na rin natin. So ito yung coil kanina na mahina. So meron siyang mga pinagpalitan. Sabi niya kasi may magaganda pa yung kuryente nito. So titingnan natin. Titingnan natin to. Yung pinagpalitan niya na isa. Na-actual natin yung check. Kasi ano ito, pinagpalitan niya rin to eh. Ha? 17,000. Pero masusay mo? Ano yung susay? Ayun yung flywheel na pinalitan, sir? Ha? Flywheel ko. Ano repish na yun? Pangilang repish? Tatlo. Kaya tumukod yung clutch ko eh. Sino ba kaya yung repish niyan doon? Kasi pag nag-repish niyan dito, babawasan niyan dito rin eh. Hindi pinyo ko. Ha? Pinabawasan niyan dito para hindi tumukod. Tapos ba't ka nagpalit ng flywheel? Nagdadrag ba? O Giger? Ha? Kasi nung dati, hindi ka nagpapareface. Pag sinalpak mo yung clutch, sakto lang. Eh nagbaba ako, nagpalit ako ng clutch in January. Pinareface. Pag salpak, sayad. Sumayad na yung pressure plate sa fork. Tumatama na. Ang ginawa, binaba uli. Pin-grinder yung port. Binagyan ng washer yung sa loob. Yung magic washer. Ayun, napuwersa para kumantay. Napuwersa, naputol yung spring. Yun tumukod. Kaya yung bell housing na damay, nagkaroon ng yung kabilang side, yung spring, makinis. Yung naputol, siyempre hindi may iwan yun. Tayo. Halika boss. Bossing. Boss. Tingnan mo yung RPM mo ah. Aabot na ng 5, mahigit. Ayan, pagkatapos ko nga mapalitan ng ignition coil na mahina kanina, tapos mahinang fuel pump. So agad kong ni-road test ito. Pero may napansin pa ako mga boss, no? Kulang pa rin siya sa power. So, ang gagawin ko rito, bala kong pasingawin yung exhaust. Kasi nararamdaman ko dito mga boss, parang nakachok yung kanyang makina pagka hinahataw mo. Pero nag-improve yung ginawa natin kasi lumalagpas na siya ng 5,000 RPM. Pero kulang pa rin yung hatak. So, ngayon, ang gagawin natin para may check natin mabuti kung barado yung catalytic niya ay magtatanggal tayo ng upstream na oxygen sensor, doon natin pasisingawin yung hangin.
Ito pa rin yung Avanza na chine-check natin mga boss, na walang trouble code sa kanyang makina o mga sensor, no? So ang ginawa namin, tinest namin yung fuel pump, palit kami yung fuel filter. Yung spark plug niya sobrang tagal na rin na hindi napalitan, so kinalawang na rin, no? Kinalawang na rin yung ceramic. So nag-cleaning na rin kami ng intake manifold, throttle body. So andun pa rin yung pagkaka ano niya mga sir, hirap na hirap siyang umakyat sa 4 to 5 5000 RPM. So hindi mo marerev hanggang 3.5 lang yung pinakamalakas niya. Ngayon sa ka-troubleshoot namin at pinabalik ko na ng umaga si Bossing. Eto, tinroubleshoot ko. Kasi ang nangyayari sa kanya, para siyang nakachok. So ngayon ang ginawa ko, nagpatanggal ako ng oxygen sensor sa upstream dito, para ang huli kong ano rito, ang huli kong hatol dito, baka barado yung katalik. So yun nga, ano, tinanggal ko yung oxygen, syempre sisingaw na yung hangin, yung flow. Etong ginawa natin, tinanggal mo yung oxygen, boss. Ha? So ito, pinasingaw natin yung hangin dito sa exhaust manifold niya, sa oxygen. Yan yung ginawa namin, tinanggal ko muna. So doon ninyo makikita kung barado talaga yung katalik niyo. Pag nagpasingaw kayo at naging responsive yung RPM, eh barado po ang katalik. Isaksak mo nga ulit, Dol. Papandarin ko lang ulit, para hindi lang mag-check. Check lang, Dol. Kagaya kanina, lalawit lang natin. Yan, paanda rin natin. So ngayon mga boss, nung nagpasingaw kami sa exhaust, ito ang pagmasdan nyo mga sir. Naingay nga lang. Yan, tingnan yung RPM ko. Yan. Sobrang lakas. Ibig sabihin po, sabihin sir, mga boss, yan, ibig sabihin barado yung kanyang katalik. So yan ang ano natin. So suggest ko rito, maaaring papalitan makuha pa natin sa linis. So papababa natin yung katalik niya. Hindi talaga nagbago. Ang lakas talaga pag nagpasingaw tayo. So, baba talaga natin yung katalik. Tingnan natin kung makaya pa sa linis. Pag hindi, magiging open na yun. Pag hindi, bibili ka nun. Medyo may kamahalan na yung katalik. Pero meron pa naman yung secondary sa likod. Pwede naman natin putasan ng konti yan, kung wala kang budget. So kung may budget ka naman, canvas ka. Pangako pa yun. Sige, Dol, baba natin yun. Katalik. Palamigin natin. Ah, palamigin mo muna. Budget. Oo. Pag nakautang mali ako kay Grab. Kasi kahapon, parang nakachok siya eh. Nagbabayad pa ako ng utang kay Grab eh. Pag nagpa-utang yun, makakabili ko niyan. Siya lang naman, ito lang naman bibili, oh, di ba? Ganda ng ano niya, Dol, oh. Paabot pa na 7 eh, pag binira mo talaga. Nalinis na yung ano eh. Nalinis na yung. Kasi ang mileage nito, magpa 500 niya. Siyempre sa tagal na yun. Ayan, oh, puro ano, nagkakalaglaga na, oh. Ayan. Ayan, sir. Yan yung full boss na yung katalik mo, yan yung nagbabara. Oo. Dito, mamimili ka, papalitin natin o tatanggalin natin yung ano ito. Wala pa nga tayo pa mabibili. O, di tatanggalin natin, tatanggalin natin muna. Temporary, next year ko na papalitan. Next year, papalitan ni sir. Ayan si boss. Next year na, wala. Ayan mga boss, oh, yan yung pag-troubleshoot natin na sobrang palyado, walang hatak. Ayan o. Oh. Durog na yung katalik niya. Ang gagawin natin dito, papatanggal muna natin yung katalik kasi medyo gipit pa sa budget si boss. Pansamantala lang naman, pero bibili daw siya nito.
So yun, bubutasin muna natin yung catalyst. Yan, road test kami ni boss sa Avanza. Ay, hinahanap ko. Yan o. Bulong ko na ng 120 to. Medyo pinahirapan kami dito mga sir. Troubleshooting. Nalinis na lahat. Nalinis na lahat. So yun ang problema, yung catalyst niya, kaso medyo mahal. Kaya yung pag-iipunan muna ni boss. Yung ginawa namin dito, sinanggalan muna namin ang catalyst. Yan, presira lang yan sir. Wala na yung hagok na parang pumipigit. Wala na. So, may ikaw mag-road test. Okay na eh. Road test, ayan na. Ramdam ko na eh. Ramdam mo, di ba? Yung bira? Ayan na. Meron na akong ganun eh. Diba? Dati wala yung sibat mo sir, no? Wala. Hindi mo nga pwedeng biglain ng apak eh. Sa tagal niya, 473 kilometeran. 1,000. Ganyan kasipag yan. Ayan. Pag-iipunan muna ni boss yung catalytic nito. Dito tayo sa rotis tayo. Dito yung hiwaga kong rotesan. Ito. Kami nakikita ako ng inaikutan mo eh. Yung sibat sir oh. Yung hinahanap ko. Tapon kasi ah. Hindi mo ka pwedeng biglain inbiyahe ko kahapon. Oo. Dahan-dahan lang. Nakabiyahe pa ako papuntang pauwi. Nakadalawang pasahero pa ako. Kasi kahapon, di ba, mahina yung pump, pinalakas natin. Sabi ko malakas na yung pump eh. Ang nararamdaman ko pag road test ko, parang naka-chop. Parang may naka-bara na di ko maintindihan, sabi ko. Kaya sabi ko bukas maga eh, ginabi na tayo. Bukas. Hindi mo pwede mag-commute pa uwi. Alayo eh. Ganda na, boss. Ayun, no, natatakbo mo. Ikaw naman, sir. May ihahataw ko na sa hataw expressway to. Kaso, sir, siyempre, wala nang katalik to. Medyo yung consume ng gas, medyo malakas ang konti. Oo, normal yun. Oo. Eh, kung yung may katalik na, barado naman. Hindi mas malakas ang konti. Ay, kaya mga sir, na-trouble din natin. Di ba pala nakasara to? Pag umano yan? Malakas yun kasi ano eh, low pigil power siya eh, pigil eh. Uwita mo yan oo. Yan ang hinahanap mong hatak, di ba? Yan ang hinahanap ko. Masarap po eh, bago clutch. Oo. Oh. Bago yung laman ng transmission. Pati clutch nito mga boss, naibaba na. At palit na rin ng flywheel si sir. Lahat. Lahat na. Ang naging oh. Problema yung catalytic natin yung huli. Ito troubleshoot namin ngayon. Eh sabi ko nga wala pang budget si boss pag-iipunan kasi medyo mahal eh. Mahirap kasi mag troubleshoot sir pagka ano talaga yung... Galing talaga ni boss. Two thumbs up. Ito, kahit malayo ko, taga San Mateo ho ako, dingayo ko pa siya talaga rito. Ayan. Apat na araw na ho ko di nakakabiyahe. Puro gastos. Last chance ko na si Boss Jojo. Oh, marami nang pinagdadaanan na rin to. Alam mo, sige boss, sige. Yung babalikan ko dapat nagbabaan transmission sa akin, natakot ako. Nung sinabi niya baka blow by, ay di ako bumalik. Trabaho nila mag-overhaul eh, baka i-overhaul. Yan sir, kahit takbo mo na lang isang... Kaya dito ako dumiretso. Tiyagaan ng troubleshoot mga boss. Oo. Hindi na lang matyaga si sir. Hinahanap kong ano talaga, takbo kahapon. Sabi ko hindi ganito ano, takbo kahit na. Sigunda, umaano, oo. Kahit sigunda o maano. Hindi ako. Yan o. Papitex-petex ka na ngayon. Pero papalita ko yung catalytic na yan. Sobrang mahal ano sir no?
35. Eh, isang buo kasi yun eh, yung binaklas na yun. 35K ang canvas ni boss sa catalytic na ito. I-order pa sa planta. I-order pa sa planta. Mag-comment kayo mga boss, baka meron kayong brand new dyan na medyo ano naman, medyo pang masa. Avanza Group, kasali ka ba sa Avanza Group? Oo. Yun, mag-comment ka doon. Ito mga boss, si comment ka doon kasi ito mararamdaman mo may sinok-sinok yan kasi yung reading nung yung oxygen yung oxygen sensor hindi normal. Hindi normal pero may sinok. Oh, okay lang yan basta may hatak. Naman malaking bagay na. Ibali ka nang sinok, sinokin ka lang, wag ka lang mabulunan. Wag bulunan. Mga motor sir, mabibili sa kanan pa naman mga motor dito. Alam ko yan, sanay na ako yan mga buwis na. Yung overtake niya kanan eh. Ay mga boss, sana nakapag-share kami ni Bossing rito sa trouble ng Avanza niya. Magaling. Inabutan kami ng gabi, pinabalik ulit kinabukasan. Halos naikot na namin, throttle body, intake, spark plug, map sensor, cleaning na at may reserva rin siyang map. Sinalpakan na rin namin. So barado lang yung catalytic. Last chance. Oo. Thank you sir. At natapos na rin tayo. Oy, thank you boss. Salamat. Thank you sir. Salamat ah. Salamat ah. Thank you sir. Tuwa no. Nadali yung problema. Marami na rin mekaniko talaga. Kwento siya sa akin sa pag-road test namin nung gumagano na, sumisipat na. Sabi niya, ito last chance ko na sa'yo eh.